Hey guys. Wait lang. Sa natin. Yan. Ito tayo magbablog. Wait lang. Open natin. Open sesame. Taba naman pa. Hi! Hi guys. So, sayang na ulan ngayon guys. May gala sana kami. Yan, may nag-update. May gala sana kami guys. My gosh. Naulan. Hassle. Tinamad na yung... Tinamad na si Ate Marlene. Kasi nga naulan. Natuwa ko lang. Okay lang naulan. Pero kung sa bagay, naisip ko rin ang hassle. So, ituturo ko sana kayo sa Taichung. Para makita niyo yung pasyalan doon. Tsaka pupunta rin sana kasi ako ng RJ Mart. Kasi may bibilhin ako. Kasi yung RJ Mart, isa siyang Pinoy store. So, marami kang mabibili doon na Pinoy na mga pagkain, gamit, gano'n. Kasi naulan eh, hassle talaga eh. Kung titila siya, mamayang hapon, pwede pa. Eh kaso ma, tinamad na yung kasama ko. Kasi sabi niya yung wala na raw sa pagtila. So, paano ba to? So, yung pumasok na ako sa room para tayo yung umakyat na ng tent. Yan. Nasi ko muna ang mga kalat ko. Ito pa mapakita yung bed ko kasi kalat pa siya. So, yan. Tutulog na tayo. So, unsap talaga pag nandito ako sa bed mo. Parang feeling mo safe ka. Yan. Good night, guys. Yan, gulo ng gamit ko. So, yan. Gising na tayo, guys. Naman ako. So, ganyan ang routine ko. Basta pagkagising ko ng hapon, naglalaban na ako. Nalaban ko kasi yung makakapal kong jacket para masuot natin ngayon yung winter. Dahil taglamig na. Laban-laban muna tayo. So, winipawawasin ko yung makakapal ng jacket. Babrushin ko. Secret. Yun, wala akong shabby. Naglatapag ka. Tapos na yung winashing ko. Kumuha na rin tayo ng hammer. So, naingon ko pag yung sabon ko dun. Pagka-shine na lang natin, guys. Mamaya pa, mamaya na ako bibili ng sabon. Kaya pa to. So, iniiwalay ko kasi yung iba. Yung isa kasi binrush. Binrush ko kasi yung iba. Yung iba, winashin ko na lang kasi hindi naman masyadong madumi. So, magsasantay na.
Ito yun, no? Tapos natin maglaba. Ito naman tayo. Wait lang. So yun, basa na tayo ng mga questions. Dahil tayo tapos nang maglaba. Let's go. Ano ba kumensyon ko? So, magbabasa tayo ng questions, then sasagutin natin. And mag-shoutout tayo. Weekly shoutout. Diba? So, let's get started. Marami tayong questions ngayon, pero hahatiin lang natin kasi halos pare-parehas naman yung iba. So, hi kay Assis Glo Kial Jr. Hello. Sabi niya, hello sa'yo, Guaps. Hi. And hi, Janice Ken. Sabi niya, hello po, ano po mga kailangan na requirements po mag-apply ng Taiwan? May passport po ako, i-renew pa lang po kasi galing ako Saudi, 7 years po. Hi sa'yo, ulitin ko na lang ulit. May ginawa akong video about sa mga requirements. So, ang name ng video is Legit Agencies and Complete Requirements. So, nandun yun. Magkasama sila yung agency at requirements. Chris Bulaon. So, hi po. Tinanong niya yung isang branch ako. So, sinagot ko yun. Eto, hi kay Yin Yin. Hello po, nag-apply po ako November 26 sa MIP, then pinag-exam po ako. My question is, ano po ba yung number doon sa exam, yung katabi ng name? Nag-asap sa mga kasabayan ko mag-exam. Wala naman daw kung binigay na number sa kanila. So, I assume yung busy store's pass number, kaya yun po nilagay ko. Tama po ba? So, hi Yin Yin, so na-replyan ko na to. So, anong update sa iyo? Anong balita? So, tama ba yung nilagay mo? Pasado ba sa exam? Kasi, nareplyan mo siya, sabi ko. Kung hindi yun yung cellphone number, is baka nga yun yung visitor's pass number. So, nakalimutan ko na rin kasi. So, ang sagot naman niya dito, di daw kasi naka-indicate, basta number lang. May nakanoot daw dun sa exam na pag nakalimutan daw isulat yung name at number, automatic zero na daw. Grabe naman. Nalobat ng ating camera. Pag-aaral kung paano gupaganahin tong lapel mic na to. So, sa cellphone lang siya gumagana. Pero, meron ako ganito. Kasi ito para sa camera. Kinakabit ko naman siya eh. Kasi yung dalawang guhit, yun yung para sa camera. Tapos yung tatlong guhit sa cellphone. So, comment down below naman kung sino marunong mag-connect on sino marunong kung sinong pwede magturo sa akin kung paano ko ba mapapagana yung lapel mic ko sa camera. Yan, yung camera ko. So, kukunin ko lang muna yung tablet ko and doon ako magbabasa ng questions, guys. Anong oras na? Ginabi na ako pag-aayos ng camera. Yun. Tuloy na natin ang ating question and answer. So, sa tablet na lang ako magbabasa ng questions para dito tayo sa phone natin mag-vlog. So, hi kay Ian Mark Bacton. Ilang taon po yung tinatanggap nila? So, sa babae is 22, 33 years old. And sa lalaki is 23 pataas hanggang 35 ata. So, depende yun sa company. Mag-try na lang po kayo. Hi kay Coffee Lake. Kahit po ba may pandemic, tumatanggap pa rin po ba sila ngayon ng worker? So, yes po. Maraming hiring ngayon. Sali po kayo sa group ko. Nasa description box ang link ng group. Nag-update ako doon ng mga hiring. And nagla-live din po ako doon. Hi kay Roger ng One pala. Anong salamin po gamit nyo, ma'am? So, eyeglass. Yung ano, may grado. Kay Crisanta Willio Raza. Ano pong company mo, Besh? Besh, CP lang company ko.
Hi, kay Marlon San Diego. Ma'am, ex-Taiwan, pwede po ba sa mga agency na nasabi mo? Yes po, may mga natanggap ng ex-Taiwan. Minupost na naman nila yon kung first-timer, ex-Taiwan, pwede. Hi, kay Samuel Jr. Kadampong. Kadampog. Pwede ba lalaki? May age limit ba siya? Ako, 37 na siya. So, di ko lang alam kung pasok pa 37 eh. Sorry. Hi kay Ryan Timosan. Hinihingal ako. Ano ba ito, katabaan? Parang mabilis akong hingalin eh. Relax. Hi ma'am. Ask ko po, alimbawa makapasok ka sa agency na sinasabi mo na no placement fee, pero medical sa amin po ba? Yes po. Kaya po talagang gastos ng medical. So, depende na lang sa company kung nare-refund nila yun. And kami, nung kami naman, dun sa company namin, nare-refund yun bago kami umalis. Hi, Julie Ben Manong. Hi, si sa mga nabanggit pa na ilan, si possible kaya na pwede ang tattoo? So, hindi ko po alam kung pwede doon ang mga tattoo. So, depende kung gano'ng kalaki ako. Kaliit yung tattoo mo at kung anong design. So, may mga makakaalis naman siguro kahit maliit ang tattoo. So, hindi ko lang alam. So, nag-comment din si Mama. How to be you po. Hi, Melanie, si Mama. Record pa ba na height ay 5'2 kasi ako? Pwede kayo mag-apply, ma'am. So, 5'2 ka. Mas matangkad ka pa nga sa akin, sis. 150 cm lang ako sa agency. So, mas mataas ka sa akin. Pwede po, mag-try po kayo. Hi, Aislinn Vlogs. Kailangan po ba may experience sa factory? New subscriber here. So, thank you. Mag-subscribe din po kayo kay Aislinn Vlogs. So, ayan. Nalagay ko sa ating screen. So, advantage kasi yung may experience ka sa factory para pero may natanggap naman na walang experience. So yun. Hi kay Annalyn Montilla. So may placement fee po ba? So yes po, meron pong may placement fee and meron din wala. May vlog ako about sa no placement fee companies in Taiwan at nandun na rin yung agency na pwede nyo i-apply yan. Hi kay Jenna Malon. So, ano po company nyo dyan? So, ang company ko po dito ay Sipil. Hi Jenny Oshas. So, subscribe nyo po si Jenny Oshas. Vlogger po yan sa Pinas. Hi Nestor Calizar. Miss, pwede pa ba dyan ang mga 50 sa factory worker? Hanggang 35 lang sa lalaki. So, depende pa yun sa company. Hi, Bombo Radio Drama Replay. Sabi niya, saan ka sa Taiwan? Dati ako sa Taichung. So, sa Taichung po ako ngayon. Hi, Elma Francos. Hello po, tanong ko lang po kung tumatanggap po po kahit left-handed. So, yes po, natanggap po sila ng left-handed. May mga company na natanggap ng left-handed. So, mag-try na lang po kayo. So, tapos na tayo sa mga comments sa YouTube. So, sa Facebook naman tayo. So, may nagtanong sa akin kung pinapayagan ba mag-rent outside or bawal. So, kayo pong bahala. Depende yun sa company. Kung or dorm, kung anong policy ng dorm nyo, kung pinapayagan ba mag ano, stay out or hindi. Hi Mark Kevin Ponce. So, tinatanong niya kung kapag daw ba nakagastos ng malaki, may posibilidad pa bang hindi makapasok sa Taiwan? So, ano daw? Sa unang interview pa lang po ba o bago ka gagastos, malalaman na kung qualified. So, hindi yun sa ganun kuya. Basta pag qualified ka, pwede kang ma-line up at pag na-line up ka at nakapasa ka sa interview at medical, yun, doon mo palang masasabi na
makakaalis ka na talaga. So, ipasa nyo muna ang interview at medical. Yun ang pinakamahalagang part. So, hi kay Aguilar, Aldesari Lorraine. So, nag-apply siya. Mag-apply lang po kayo. So, i-shoutout ko na tong mga members ko sa group. So, nga pala, hindi po ako kuya, hindi po ako sir. May mga nagagano'n sa akin eh. Ma'am po ako and ate. Huwag naman ganun. Mayroon pa nga bumati sa akin, tita. Wow. So, mag-shoutout na tayo sa ating group members. So, happy 3,400 subscribers. Members pala. Sana subscribers din. So, sana mag-subscribe kayo guys. And magtanong lang kayo lagi sa akin. Nakakakilig minsan yung mga comment. Pag may mga nagko-comment, lalo akong ginaganahan mag-vlog na ano ako, mamotivate ako. So, thank you guys kahit ano lang tayo. Simple-simple lang ang ating mga vlog. Puyat na naman. So, tutulog tayo mamaya. So, follow nyo rin yung FB page ko kung may gusto kayong itanong. Nagpo-post din ako doon ng mga hiring. Nasa description din yung link ng FB page ko. Papalo guys ha. Paluin ko kayo dyan. So, ang dami na naman nag-request na mag-join sa ating group. Yan o. So, ita-approve ko yung lahat. Yan. Approve all. So, may nabasa tayo. Reported to admin. So, tama yan. Pag may nakita kang yung ganito, is i-report nyo. Yan. Reported by Chris Abby Montuerto Rapisa. Good job. Yan ang gusto ko. Kasi sa ibang group, di ba maraming ganito eh. Yung mga Bitcoin. So, thank you sa pag-report. Good job ka sa akin. Dear Charo. Yan ang ating group. So, yan. Mag-join na kayo guys. Hi kay Juby Ann Jacinto. Anong agency po ang tumatanggap ng late registration para factory worker sa Taiwan? So, sabi ng isang agency, basta hindi lalagpas sa 20 years ang late number certificate. So, gusto ko pa sana mag-apply as factory worker sa Taiwan. Taga-Bicol po ako. Galing ako Manila bago mag-lockdown. Complete requirements na ako. Kaso umuwi ako dito sa Bicol. Pwede po ba mag-apply online? Yes po, pwede mag-apply online. And may tutorial ako dito sa ating group na kung paano pinag-register ko kayo sa workabroad.ph para makita nyo rin yung mga hiring. And pwede kayo mag-
Maganda yung may ganun kasi kapag apply kayo online, ini-email kayo ng agency kung qualified kayo. Hi kay Riza Benosa. So, sino daw for interviews? MIP this coming December 15. So, 5 AM. So, true yan. Kung ano sabihin ng agency, isusundin nyo lang. Untok na ako. So, hanggang dito na lang muna. So, basahin niyo yung mga post ko lagi sa group. And, nagpo-post ako ng mga requirements. Nandun din yung mga videos ko, tutorial, kung paano ba mag-apply online. Yung tips ko sa exam and interview. Tips sa medical, step-by-step ng pag-apply. So, thank you guys for watching my videos. Salamat sa mga avid fan ko dyan. May man sa avid. Kumbaga, palaging naka-update sa mga pinopost ko sa FB account ko, sa agency, sa FB, FB page, and sa group, sa mga laging nagko-comment. So, tanda ko ng mga names nyo. So, thank you guys for watching. So, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. So, bye guys. Yun lang.